naniniwala na magkahiwalay ang religious sector sa ating gobyerno. Bakit? Kasi kung mapapansin natin, malakas pa rin ang influensya ng ating religious sector sa decision making ng ating pamahalaan. Like for example, yung pag-impeach kay President Arroyo, makikita natin na isa sa mga nag-back up na para i-impeach si President Arroyo is yung CBCP. Naniniwala akong maghiwalay ang pamahalaan at saka ang church kasi magkahibay sila ng kapangyarihang hinahawakan. Church is such as a part of the nation and the government is the one who is deciding for the improvement of the nation. Hindi. Kasi para sa akin, yung state at saka yung church, iisa lang sila. Kasi yung president, kumukuha siya ng advice sa church. Tulad nung pagpapatupad ng death penalty. Di ba ngayon wala nang death penalty? Because sabi ng church sa kay President Arroyo na hindi makatao yung pagpapaano ng ano, na pagbitay sa mga taong saka dapat yung Diyos lang yung pwedeng kumuha sa buhay ng sa tao. Sa akin hindi. Kasi di ba, ngayon, every election, lagi humihingi yung mga politicians ng consensus sa ano, church, yung ganun. Kaya parang hindi separated. Kaya parang one pa rin. Sa ngayon, hiwalay siya. To the fact na yung mga issue ngayon is hinahawakan na ng administration and hindi nila masyadong pinapapasok yung church dun sa mga issues na yun. Hindi magkahiwala yun para sa akin kasi may mga, yung mga nakaugalian natin, katulad kunyari, pag alam natin na masama yung ganito, di ba sa loan natin, masama yung ganito, masama yung ganyan, na absolutely related pa rin sila sa church. Kahit na anong gawin natin, may mga beliefs and traditions tayo na ginagamit sa state na related pa rin sa church. Hindi. Kasi sa ngayon, lalo na ngayon, meron tayong politicians na galing sa church. Tapos, pag nag-pass ng bill, parang kinoconsider nila kung moral ba siya or hindi. May term na moral in terms sa constitution, moral in terms of church. Pero minsan nananalo pa rin yung ano, yung sa church. Yung church power kasi more on religious. Pero yung power state or yung sa government naman, sila yung sa executive, judiciary, tsaka legislative. Eh kayo, ano sa tingin nyo? Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.